sama-sama tayong magiging sasaki! Igan, huli kam sa Pasig City ang pagbangga ng van sa isang motorsiklo na nauna nitong nakagitgitan. Kumaripas palayo ang van na nakabangga rin ng kotse at dalawang tricycle. Saksi, si Oscar Oida. Mag-alas 8 ng gabi nitong Lunes, nang muntik magkabanggaan ang van at motorsiklong ito. Tumaas ang tensyon at dinunggol ng van ang motorsiklo. Pinagsusundok naman ng rider ang van. At nung umarangkada pa ang van, hinampas na niya ito ng helmet. Habang papalayo, nakabangga pa ng isang kotse at dalawang tricycle ang van. Napatakbo palayo ang ilang sakay ng mga tricycle. Umatras naman ang van at kahit pinipigilan ng ilang enforcer, tuloy pa rin ito hanggang sa maatrasan ang motorsiklo ng nakaalitang rider. Nagmaniobra ang van at dali-daling sumibat. Napahagulgol na lang ang backride ng motorsiklo. Ang panawagan ko lang po dun sa nakabangga sa amin. Kilala na namin siya personally. Nakita ko na rin yung account nila. Willing naman kami makapag-usap. Kailangan lang namin siya makaharap kasi hindi biro yung natamo namin trauma, especially ako. Kasi ako yung nag-cut ng video eh. Yung, kada papanoorin ko yung video, napa-flashback sa amin lahat. Ang insidente nangyari sa panlulukan ng Velasco at San Agustin Street sa Pasig City. Ayon sa Pasig Police, dukoy na at nakausap na raw nila ang may-ari ng sasakyan. Ongoing na yung follow-up operations natin para ma-invite yung registered owner dito sa ating himpilan at magpaliwanag tungkol dito sa nangyaring insidente. Nangako naman po at nagsabi nga pupunta po sila ngayon dito sa aming himpilan. Posibleng maharap sa kasong malicious mischief at physical injury ang driver ng nasabing van. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Inisa-isa ng mga senador ang mga butas sa salaysay ni Bamban Mayor Alice Guo tungkol sa kanyang mga magulang, mga kapatid at kanyang pagkakilanlan. Pinaimbitahan naman sa susunod na pagdinig ang tatay ng alkalde. Saksi si Bob Gonzalez. Maagang nagtipon-tipon sa munisipyo ng Bamban, Tarlac, ang mga taga-suporta ni Mayor Alice Guo. Baya namin sa Panginoon kung ano man ang mga nangyayari sa kanya. Ulit-ulit namin, talaga pong siya ay Pilipina. Sa araw yan ng muling pagharap ng alkalde sa Senado, kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Nauwi ang mga tanong sa pag-ungkat sa nationality ng ama ni Guo na si Angelito Guo. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Guo. Ang sabi kasi dati ni Guo, iniwan siya ng kanyang ina pagkaluwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng alkalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. At paano raw masasabing iniwan si Guo pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid? Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si na pinanganak naman noong 1988? Hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling,
Ibig sabihin, yung tatay niyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung tatay, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Hontiveros lang niya nalaman na pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baofu compound kung saan nakatayo ang ni-raid na Pogo sa Bamban. Giit ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay siya? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng kotseng 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo rin sa lugar mo. Opo. Kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Po po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Ano namang mga tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo o anong memories mo nung bata ka, na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa ama ni Guo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng close door. Mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, dalawang beses. May isang nakita kami isang buwan, tatlong beses. Nakita naman natin, inegosyo niya dito, hindi kumikita, pero bumabiyahe siya doon dahil nagninegosyo o may ibang ginagawa. So, andalas eh. No? At, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Mab Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, pati ang paglaki ng mga alagang baboy, apektado na ng mainit na panahon. Mag-iit 9 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito, isa palang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng Bohol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam. Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng Lubhan ang naapektuhan. Dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok ng El Nino partikular sa sektor ng agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high-value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. Instead of being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100 maswerte na, no? Napakahirap. Dahil ano pa, mahal pa yung feeds.
So siyempre, ang chances are, yung mga farmers, kahit na maliliit yung baboy, pagka nasa sapat na age na yan, ilalabas na rin yun. Yung maliliit, na nakakatay na. Kasi kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy, tulad ng mais, kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing 40% ng corn. So gusto namin, mapalit na natin yon. Kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng liyempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro sa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Minsan na ang difference, 50-100 pesos. We have enough supply, tapos mababa yung presyo. Kasi may mga traders kasi ano, nagte-take advantage. Eh. So, isa-set natin yung pagpunta natin sa mga lugar na talagang mababa naman. Dapag sila mag-take advantage sa mga consumers natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inanunsyo na mga bagong mamumuno sa ilang komite sa Senado kasunod ng pagpalit ng liderato. Itinanggi naman ng ilang senador na may kinalaman sa Rigodon ang hapunan nila kagabi kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Maris Umali. Si First Lady Liza Marcos ang nag-post ng larawan na ito ng aniyay casual dinner kagabi sa bahay Pangulo sa loob ng Malacañang compound. Kasama nila Pangulong Marcos ang bagong Senate President Cheese Escudero at 10 sa mga senador na sumuporta sa kanya para mailuklok sa pwesto. Wala sa litrato si Senador Bong Revilla pero dumalo ang misis niya si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Katabi naman ang First Lady ang may bahay ni Cheese na si Heart Evangelista. Naroon din kahit hindi pumirma pabor kay Escudero, sina Senador Win Gatchalian at Senadora Loren Legarda. Ang hapunan nangyari isang araw matapos bumaba sa pwesto si dating Senate President Meg Zubiri. Ayon sa mga senador na dumalo sa hapunan, wala raw itong kinalaman sa Rigodon sa Senate leadership. Wala. Felix ako pa yung tinlano. So that has nothing to do with the Senate, a change of leadership in the Senate. Social silang, purely social. Wala naman na pag-usapang politika. Hindi rin daw napag-usapan ang tungkol sa pag-amyenda ng saligang batas, sabi ni Senador Robin Padilla, ang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit kasi parang casual po eh, na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Eh. Ayon pa kay Escudero, hindi siya pro-chacha. Pero... But at the end of the day, as a Senate, the new majority is inclined towards that too. But at the same time, we have to balance our relationship with the House. Sabi rin ni Escudero, hindi raw alam ng Presidente ang mangyayari noong pagpapalit ng liderato sa Senado. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod. By the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. No. Sa isinagawang sesyon ngayong hapon, nais ipinal na ang committee chairmanship kasunod ng pagbabago sa Senate leadership. Kay Zubiri napunta ang Committee on Economic Affairs. Nalipat naman kay Senadora Grace Poe ang Committee on Finance matapos magbitiw bilang committee chair ni Senador Sonny Angara, nahahawak ng Committee on Justice and Human Rights. Si Senadora Fitulfo ang pumalit kay Poe bilang chair ng Committee on Public Services. Si Senador Joel Villanueva naman ang mamumuno sa Committee on Labor na dating hawak ni Senador Jinggoy Estrada, habang kay Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Committee on Ethics na dating hawak ni Senadora Nancy Binay, na magiging chair naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals. Sa Tourism Committee, pinalitan si Binay ni Senador Lito Lapid. Si Senador J.V. Ejercito naman na nag-resign bilang chair ng Local Government Committee na re-elect sa parehong posisyon. Sa Urban Planning, Housing and Resettlement Committee, pinalitan siya bilang chair ni Senadora Aimee Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.